Walang usok, walang ingay, kundi ingay ng ibon, kuliglig, mga dahon sa puno at ang tubig na dumadaloy sa bat. Mula sa bundok pagkatapos ng isa pang bundok, ingay na masarap sa tenga. Walang nagbibideo ako sa gabi. Makakatulog ka ng 12 hours. Yes, sulit ang 450 pesos na entrance at 550 para sa guide o caretaker at parking fee. Mula sa aming bahay, may isang oras at kalahati ang layo nito. Sa Google Map, magaguide ka naman at hindi ka malinigaw. So, pwede ka sa probinsya. Pag sinabing malapit, malayo talaga yun. Once na mabook ito, ay ipaapaalam sa caretaker ang booking. Kaya aabangan ka naman nila sa oras na darating ka. A great escape para magka-zero internet ang lahat. Walang nakahawak ng phone para mag-browse at mag-add to cart. Mas makakapag-usap-usap kayo. Pero mauubos pa din ang battery ng phone nyo dahil sa pictures at videos para sa inyong treasure memories. Ay, hindi pala na-record ka, Mote. Na balang araw ay papanoorin ninyo at magre-reminis. Murang-mura, hindi ito ang first time namin na magka-camping. Pero ito ang first time namin na walang signal. Walang connection sa lahat. Malamig! December na din kasi. Kaya walang silbi ang electric fan na dala namin. Note, na walang electricity sa lugar. Solar ang source nila para magkailaw sa gabi. Lahat basic. Walang bidet, pero may tabo at timba. May kasilyas, may dirty kitchen, may pahingahan, dalakang duyan at isabit mo. Pwedeng maligo sa batis na libre sa lahat. Magdala kayo ng iihawin, mga lulutuin, at pwede rin magdala ng extra food para may ma-share sa caretaker. Ang caretaker din ang pwedeng mautusan para kumuha ng mga kahoy para makapag-ihaw. Sila din ang magbabantay sa inyo. May mga gamit na nasa kusina, pero you can bring your own utensils and bring your own water. At dahil nga December, napakalamig, lalo na sa hapon hanggang umaga. Malamig pa sa Tagaytay. Malapit na sa lamig ng Baguio. Kaya namimiss na din namin ang lamig ng Sagada. Tahimik ang lugar. Sa katabi ng campsite ay may community. Mababait sila. Kaya feeling safe ka. Masayahin pa. Clean as you go. Pag nagluto at after kumain, linis agad. Baka habang tulog kayo, ay pasukay ng asong nangangalakal ng basura. Buti nilang naka-cloth diaper ang bunso namin, kaya wala silang makukuha ng disposable diaper na may evac. Takbo, laro, talon.
ligo at kain ang ginawa ng mga bata maghapon. Kaya 6:30 pa lang ay bagsak na sila, unlike sa bahay na nakakatulog sila ng late 10 to 12 midnight. Pero dito ulit namin na experience ang matulog ng maaga at magising ng maaga. 5:30 a.m. pa lang gising na kami. Si mama. Diyan lang kayo ha, tatawagin ko si mama. Boy! Ano ka ba? Tulog ka lang tulog dyan. Na-enjoy na ng mga bata oh. Ang hindi lang kinaya talaga ay ang battery ng cellphone namin. Kaya hindi na namin nakunan ang pakikipaglaro ng mga bata sa ibang bata. Sayang, ang cute pa naman nila mag-usap. Sabi ni Aqua, alam mo yung T-Rex? Sabi ni Delmore na 10-year-old kay Aqua, hindi. Sabi ni Aqua, ako yan eh. Kaya tawag ni Delmore sa kanya ay T-Rex. Babalik kami, Puhon. Kung Lolo Oben. Maraming salamat, my peace of heaven.